Praise be to you. Yan ang kahulugan ng Farm ng Divine Word Missionary, ang Laudato Si Farm. Kaya naman, dito hindi lamang mabuting balita ng Diyos ang kanilang pinapalaganap, kundi nagpupunla din sila ng mabubuting binhi. Para sa mga seminarista ng Divine Word Seminary dito sa Tagaytay, kasama sa kanilang misyon ang ipalaganap ang pangangalaga ng kalikasan bilang bahagi ng pananampalatayang Katoliko. Sa ating panahon ngayon na pinag-uusapan ang contextual theology, ang teolohiya na naka-connect, nakaugat sa realidad natin, itong Laudato Si Farm ay sinusubukang tumugon sa teolohiya na ito, kung saan sinusulong natin ang paniniwala na tayo ay may ugnayan sa kalikasan dahil alam natin na ang kalikasan ay galing sa Diyos. Kaya naman isinilang raw ang SVD Laudato Si Farm noong simula ng pandemya. Ang farm daw na ito ay kanila ring tugon sa panawagan ni Pope Francis sa kanyang encyclical noong 2015. So the words Laudato Si, Latin words, which means in English, praise be to you. Praise be to you, O Lord, the creator of all we have on this earth. And as Christians, as humanity, we are called to take care of our creation, especially as a response to the challenges of global warming. At ang mga seminarista, ang aming mga estudyante sa aming seminaryo, ay inaasahan namin na maintindihan nila ang kahalagahan ng pagbubungkal ng lupa, paghawak ng lupa as our way to reconnect not only with nature, but to reconnect with the source of nature, the source of life, and that is God. Bukod sa usapang espiritual, gusto rin daw ni na Father Samuel na masanay ang kanilang mga seminarista sa manual labor. Sa pamamagitan ng pag-immerse ng aming mga seminaryan sa ganitong gawain, inaasahan namin at inaasam namin na sila ay mahugog bilang future missionaries na marunong bumalik sa lupa to promote a simple lifestyle and also encourage them to work. Open sa mga bisita ang SVD Laudato Si Farm. Pwede raw ditong bumili ng organic vegetables, mag-dine-in sa kanilang farm-to-table cafe, at syempre, magmuni-muni sa ganda ng kalikasan. If you want to stay longer in our farm, we also have our eco-spirituality center where you can spend days to commune with God for a kind of personal reflections. We also have here some kubos where you can stay and reflect, have sharing with your loved ones, and meditate on the beauty of nature, the goodness of God. We would like to see and make our guests understand na ang nandito sa loob ng farm are parts of the integral farming, which is the vision of the SVD Laudato Si Farm. Integral farming ang tawag nila sa kanilang sistema ng pagsasaka rito. Organic ang mga fertilizer at lahat ng farm waste may pinaggagamitan. For example, yung manure ng livestock na aming iniipon ay pinaprocess namin sa aming vermicast. At ito ay sa tulong ng Department of Agriculture na nag-donate sa amin ng mga facilities. Ito rin ay ginagamit namin na fertilizer ng aming crops. Yung mga trimmings ng harvest namin, ipinakapakain namin sa mga native pigs, mga free-range chicken namin. Pero bukod sa mga inaaning gulay, layunin rin daw nilang makapagtanim ng magagandang asal sa mga kabataan sa pamamagitan ng farming. Kasi karamihan sa ating mga kabataan ngayon ay dahil they are hooked
sa paggamit ng mga gadgets, I think they are becoming disconnected with nature. Ano yung pinagmumulan ng pagkain natin, ng buhay natin, mga basics na pangangailangan natin sa buhay. If you want to transform the world, we have to reorient the values and lifestyle of our young generation. And that is, again, to go back to nature, to go back to the farm, and to go back to God.